Maris, sa pinakahuling tansya nga ng city government itong Baguio, inaasahan nga abot sa mahigit 800,000 turista ang pupunta rito para magbakasyon ngayong Holy Week. Nagsimula nang dumating ang mga turista sa Baguio City ngayong araw. Hindi na napapatid ang dating ng mga sasakyang pumapasok dito galing Canon Road. Kumakapal na rin ang mga sasakyan at pedestrian sa Central Business District. Sa dami ng tao, medyo ang problema yung traffic lang talaga dito sa Baguio. Walang traffic kanina. So na timing siguro. Magkaiba man ang karanasan sa trapiko, parehas naman silang masaya sa pamamasyal. Yung inahabol yung klima eh. Kung sa pupunta ka sa ibang lugar, medyo mainit ang panahon eh. Ito yung lugar na pwedeng puntahan ng isang pamilya para magkaroon ng bonding. Sa tansya ng Tourism Committee, mas maraming turista ang darating ngayong Semana Santa 2018. Probably it will be more. Probably it will approximate that of what we had last Panagbenga, where it was about a million, mga ganon. Siguro 700 to 800,000. Halos puno na ang malalaking hotel, pero marami naman daw bed and breakfast sa syudad kung saan pwede pang magbakasakali ang mga gustong manatili ng ilang araw. Tuloy-tuloy din ang pagtatayo ng mga bagong hotel. Of course, hindi rin natin ma-stop kung minsan kasi yung development, we have just to be a little strict in giving permits building owners. Sa bagong environmental code ng Baguio, bago payagan ang pagtatayo ng gusali, kailangang may sariling parking area, garbage disposal system, rain harvesting system, at hardin. Ang mga lumang gusali sa Baguio, binigyan ng isang taon pa para makasunod. Batid din daw ng city government ang air pollution sa Central Business District, kaya naman ipatutupad ang number coding scheme hanggang Biyernes Santo. Huhulihin din daw ang smoke belchers at may multayang 1,000 piso. Maris, bagamat nagsimula nang dumating yung mga turista, sa Huwebes pa talaga inaasahan yung dating ng pinakamaraming bilang ng mga magbabakasyon dito sa Baguio City. Maris? Tresha, napansin ko lang nakahood ka. Kumusta ba ang lagay ng panahon ngayon dyan? Malamig, Maris. Alas 8 ngayong gabi, 15.5 yung naitalang temperatura. Yung pinakamalamig naman ngayong araw, naitala kaninang alas 5 ng umaga. Yan ay 13.5 degrees Celsius, Maris. Tresha, kumusta naman yung, kasi diba, syempre inaasahan na mas marami pa yung mga turista na pupunta dyan sa Baguio City. Talagang paboritong puntahan din kasi yung Baguio City. Pero ano ba ang abiso, paano ba mapapanatiling taimtim yung Semana Santa sa kabila ng napakaraming mga pumupunta dyan para mamasyal at syempre pumunta sa iba't ibang mga tourist spots doon dyan? Mm-mm. Oo, Maris, tama-tama no, kasi kahapon na kausap natin si Father Manuel Flores Jr. ng Diocese of Baguio. Nagpaalala siya sa mga turistang pupunta rito para magbisita iglesia, lalong-lalo na yung mga kababayan nating Katoliko, na huwag naman daw sanang ituring na parang mga pasyalan lamang yung mga simbahan, kahit na hindi daw may iwasan na parang merong ganong aspeto yung mga simbahan dahil syempre magaganda yung istruktura, may mga magagandang imahe, kahit daw yan ay masarap kunan ng litrato at ilagay sa social media. Sana naman daw panawagan ng Diocese of Baguio sa mga kababayan natin na unahin pa rin sana yung pagdalo sa mga misa, yung pagdarasal, saka yung pakikilahok dun sa religious activities ng mga simbahan. Dinayo nga natin o binisita natin no yung Baguio Cathedral saka yung Pink Sisters, dalawa lamang yan sa mahaba pang listahan ng mga simbahan na maaaring dayuhin ng ating mga kababayan na magbabakasyon dito sa Baguio at isasabay na rin yung kanilang pagbibisita iglesia. Maris? Tresha, pag maraming mga tao, karaniwan marami rin yung mga basura. Paano ba yung waste management ngayon dyan sa Baguio? Mm-mm. Sa level ng mga residente saka ng mga nagbabakasyon o ng mga turista, yung local government mahigpit nilang pinatutupad yung ordinansa tungkol sa littering o pagkakalat sa Burnham Park at saka sa iba pang mga parke. Nakita naman natin may mga basurahan, no? At mahigpit nga ipinatutupad yung pagtatapon ng basura sa tamang lugar at may kaukulang multa yung mga mahuhuli na magkakalat. Batay sa datos na nakuha natin sa Baguio City Police, yung mga lumabag simula January 2018 hanggang kasalukuyan dun sa anti-littering ordinance nila, mahigit 300 na yan, Maris, at may multa nga yan na 300
piso rin. Ngayon, sa level naman itong buong city, sa ngayon sinesurvey pa nila yung isang property sa Itogon, Benguet, yung isang ektarya ron, balak na gawin na engineered sanitary landfill itong Baguio City. Kasi ngayon sa kasalukuyan, yung mga basura rito sa Baguio, di ba dinadala sa Pangasinan, saka sa Tarlac. Ngayon, plano ng city government na sa lalong madaling panahon na makahanap sila ng pangmatagalang solusyon para sa kanilang garbage disposal o garbage management. Ngayon, katuwang kasabay niyan, Maris, pinag-aaralan din ng city government yung mga environment-friendly alternative technologies, no? Para nga mas ma-manage nila effectively yung garbage disposal kasabay noong pagkakaroon nila, yung balak nilang pagkakaroon ng engineered sanitary landfill, Maris. At Resh, ang isa pang perennial problem din dyan, yung traffic, ano, napakabigat talaga ng traffic sa Baguio City kasi karamihan din ng mga turista, may mga kanya-kanya rin ng mga sasakyan. So, paano ba? Ano ba ang paraan ng LG ngayon para maibsan yung traffic? Meron ba silang bagong hakbang ngayon para sa bakasyong ito, at Resh? Patutupad pa rin daw nila yung kanilang number coding scheme na matagal na nilang pinatutupad hanggang Biyernes Santo. Dito sa Central Business District ng Baguio, number coding scheme, di ba alam naman natin, may mga sasakyan na yung mga nagtatapos yung plaka sa mga particular na numero, hindi pwedeng dumaan sa mga kalye rito sa Central Business District during weekdays. And daw ay para mabawasan yun ngang, kasi aware din daw yung city government sa issue ng air quality dito nga sa may Central Business District. Kaya para medyo maibsan yan, gusto nila mabawasan yung mga sasakyan yan, ipatutupad yung number coding scheme. Bukod dyan, Maris, meron silang pinatutupad din na anti-smoke belching ordinance, no? Mataas yung multa niyan, 1,000 piso sa first offense, tapos yung sasakyan, kailangang dumaan muli sa tests, no? Para muling magamit noong motorista, Maris. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Tresha Zafra.